May mga nahuli bang buwan? Nahuling droga sa bahay? Wala naman po, sir. Yung ano po kasi, yung binidiin po nila kay Erwin, sir, na 2 kilo na kunwari, parang yung ginawa po nila sa intestine solution po dito is wala pong katotohanan po yun kasi wala pong paliwanag na nangyari po sa bahay. Ano, tama ba yung ginagawa nila? Necessary ba talaga? Tapos hanggang sa pinapalingon na po ako kasi yung babae po na police na may tattoo po sa legs, naghahanap po ng eco bag. Tapos dun ko po nakita po, sir, na yun po pinagtatatangi po nila yung mga gamit. Pagnanakaw, carnapping at gawa-gawang paratang. Ilan lamang ang mga ito sa mga akusasyon ng isang pamilyang taga-Antipolo sa mga miyembro ng Caloocan PNP. Nangyari ang insidente noong May 6 sa Antipolo at ang sangkot nga ay mga pulis Caloocan. Bakit sa Antipolo kaya ay pulis Caloocan yun? Hindi ko kumaintindihan eh. Bakit po nga pala nag... Hindi nga din po kasi po dapat po sa Caloocan din po sana sila kinulong din. Pati po yung barangay namin, nagsasabi po na wala pong coordination. Maling din nag-coordinate sa barangay. Ma'am, ang pagkakaalam ko po talaga, wala pong ini-inform during the operation, after the operation na po, saka na po na-inform yung barangay. Mm-hmm. Paano ba nagsimula ang sumbong na ito? Ayon sa sworn affidavit ng Caloocan Police na pinirmahan ni Police Corporal Kimpo Benito, meron daw mangyayaring bentahan ng droga sa Antipolo at dahil sila ang nakatanggap ng tip, sila na ang sumugod sa Antipolo kahit sila ay hindi Police Antipolo. Sabi pa rin ng Caloocan Police, ang naaresto nila sa St. Anthony Barangay Inarawan ay si Jay Castro, isang delivery motorcycle na may kargang 2 kilong marijuana. 5 tao raw agad ang ikinanta nitong si Jay Castro. Sa araw na yun mismo, bilang di umano'y follow-up operation, niraid ng Caloocan Police ang bahay ng pamilya ni Erwin sa isang subdivision sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Si Erwin ay isa sa mga ikinanta ni Jay Castro at ang dalawa ay magkaibigan. Ang nagsusumbong kay Kuya Montulfo ay si Nor Hanifa Abulais, na live-in partner ng inarestong si Erwin. Alamin natin ang detalye ng sumbong ng pamilya kung saan nirab o ninakawan sila ng mga pulis na rumispondyo sa kanila ng araw na iyon. Himayin natin ang detalye ng sumbong na ito. Bakit ininamay ni Jay Castro ang kaibigan? Ano, nagturo po siya kasi baka daw pakawalan siya or palit ulo in short, parang ganon. Kung si Erwin lang ang ikinanta, bakit pati ang tatay niyang si Ruel inaresto rin? Si Erwin po parang ano po siya, umiiyak na po siya kasi po wala naman po talaga sa kanyang ano, hindi sa kanyang 2 kilo, tapos yung tatay niya tinangay. Mm-hmm. So sabi ni Erwin, wala pong kasalanan yung papa ko, ganyan ganyan, ba't po kayo nandadamay, tsaka nananakit po sila. Kasi po kaya po dinamay nila si Tito, kasi sabi po ni Tito, inadyakan si Erwin, narinig ko pa ngayong pagkasigaw niya eh. Tapos sabi po nung tatay niya, huwag naman po kayong manakit kasi nakikipag-usap ng maayos yung anak ko. Ako po yung tatay ng papay niyo. Yun po yung sabi. Eh siguro kasabot ka din kasi kinukonsinti ka, parang ginanon po. Then hinatak na po siya papasok sa loob. Si Ruel Wines, 52 years old, ay isang OFW, aircon technician. Umuwi lamang siya dahil namatay ang kanyang ina sa probinsya. Katunayan, nakaschedule na siyang bumalik sa Saudi Arabia noong May 16, 2021. Heto pa raw ang pagyayabang ng mga pulis. Ang panguhuli namin parang sabong, kung sino yung madat na namin, yun ang huhulihin. Si Erwin Mines po kasi work from home siya, call center kami pareho. Tapos ako on site, then hinahatid sundo po niya ako kasi matay ba naman kami yung schedule. Nung pauwi na po kami, ayun po, nakita ko po yung baba po niya na naglilinis po din sa tapat ng labas ng bahay. Ano nilinis? Shurak po nga at saka mga sapatos. Ayun po, nilabas po niya yung shurak tapos pinapagpagan po niya. Ganyan. Yung shurak saan galing? Dito. Nakita din po sa CCTV mo, dumating yung tatlong lalaki na nandito si Tito, tapos sinawakan po siya dito. Pinipilit po siyang ipasok. Ito po yung mga aso namin na muntik pa nilang kunin. Nakaupo po siya dito, pinasasan po sila ni Erwin. Pinadapa din po sila. Kasi po galing po akong CR doon, ma'am eh. Pagkagaling kong CR, sabi nila, ma'am, isa raw po ulit yung pinto. Kasi po,
Hinaloob nila yung bahay. Okay. Eh, pagka naloob ko ng pinto, nang nakasara, sinara ko ulit kasi sinusunod yung sinabi nila. Then nakita ko na lang si Tito, pinadapa po nila, nakadapa din si Erwin. Then pinaupo po sila dito, pinagmamakaawa na po siya. Tapos po, yung mga gamit po dyan, yung gumagamit po namin. Dito po ako pinaupo ng mga pulis, tapos po pinapalingon din po nila ako kasi para hindi ko po makita na tinatangay po nila yung mga gamit. Paano namin. Paano pinapalingon? Tapos yung nililingon po sila, unang-una kong nakita po yung pabango. Uy, parehas kami ng pabango ah. Ilagay po sa bag. Diyan po nakalagay yung mga blower, mga pump stray. Ah, so isang dakmaan na lang nila? Opo. Tapos po, kinuha nila. Tapos yung babae, kinuha po dito yung mga eco bag. Mm-hmm. Inawakan sa amin, hawakan mo mga ako. Tapos umapak pa siya dito. Diyan ganyan, kinuha po niya yung eco bag. Mm-hmm. Pagkakuha po niya yung eco bag, ayun po, inuutusan nila ako na kumuha ng mga power bank. Kasi mm-hmm. po, lowbat po yung cellphone, mga ganun. Mga cellphone po, nila? Cellphone po namin. Mm-hmm. Tapos kinuha din po yung mga power bank. Ay po, kaya hanggang ngayon po hindi pa po tumayos ayos kasi grabe po, binaligtad nila yung bahay namin. Kaya ayun po yung natira lang sa work from home namin at yung si Mamo. Isa na lang po, kinuha po nila dalawang monitor tsaka isang, ano, dalawang CPU, isang monitor. Ang isang talagang kinasasama ng loob ng mga biktima ay ang pagtangay ng kotse nilang wala pang 3 linggo. Installment syempre. Matapos itanggi at pahirapan si Nanor Hanifa, nabawi naman ang kotse. Ngunit, pinawala po yung mga gamit sa loob. Tapos po, reserva mo, luma. Yung gulong po, pinalitan na. Iba na yung laman. Oo. Oo, ano? Luma din. Assorted na yung gulong mo. Wala pang 1 linggo to sa amin. Eh. Paano magiging ganyan na yung gulong? Wala na rin sa kotse ang mga cellphones at pera. Ang naroon ay mga resibo ng fast food at tirang pagkain. May iniwan pang batuta. Siguradong ibinyahe na rin ang sasakyan dahil may nakakabit na itong sticker ng RFID. Sa madaling sabi, napakahaba ng listahan ng mga kinuha ng raiding team ng Caloocan Police sa bahay nila Erwin. Pero lahat yon ay hindi inireport ng raiding team. Ang na-inventory namin sa pagkakaalala ko, may 2 bloke ng marijuana, tapos may mga pera. Pera? Oo, yun lang. Wala pong ibang gamit, walang nasabi na may CPU, may monitor? Oh, wala po, wala po. Wala po. Kasi wala po talaga yun sa inventory, kundi yung mga marijuana lang, tsaka yung pera na ginamit nila yata sa bypass. So, paano may mangyayaring bypass dito? Mm-hmm. Parang nangyari kasi, nagturo lang siya, tapos nakadami pa siya ng ibang tao. Dumating po yung mga pulis po. Before po dumating yung mga pulis, kasama na po nila yung lalaki, tapos yung droga po, dala-dala na po nila. Kaya parang po may mangyayari bypass na may mga dala na po silang mga baril, nakita niyo naman po sa CCTV. Mm-hmm. Kuya Mon, heto pa ang interesting na sinabi ng taga-barangay Inarawan, Antipolo City. Mayroon silang isang pinadala sa barangay, isang motorcycle lang, ma'am. Motorcycle? Yes po, ma'am. Kompleto naman po ng papeles, mga ORC at ang sabi naman sa amin ng pulis na nag-endorse ng motor dito sa barangay, naka-record po sa aming black book, sabi niya, sabi ko, sir, pag yan ba may kukuha, pwede na namin ibigay. Mm-hmm. Sabi niya, sige, ibigay niya, basta kompleto lang po. Yun lang po, ma'am, ang binigay niya sa amin. Bukod po doon, wala na namin ito. Wala na po, ma'am. Kailan, sir, na i-release yung motor? Mga 3 days before. After ng... Natatandaan niyo, sir, kung sino pang police na nag-turn over ng motor? May name naman sa blatter namin. Kung tutuusin, ang nasabing motorsiklo ay material evidence dahil supposedly iyon ang sasakyan ni Jay Castro sa pagde-deliver ng marijuana. Pero ayon ang pinayagan ng mga pulis na i-release kung kanino man. Sina Erwin at Ruel Wines ay ikinulong sa Northern Police District Custodial Facility. Nang malaman ng Caloocan Police na ang pangyayari ay nakarating sa amin sa Isumbong mo kay Tulfo, nagpatulfo po kami, pinapahirapan po sila sa loob, sir. Ano? Yung po sinabi po yung
Si Erwin po pinapasampa po siya sa selda mga more than 1 hour, isang oras. Ayan, nang nagreklamo sa amin ngayon, eh, pinahihirapan daw yung kamag-anak nila. Kasi sila nakakausap, pinagbawalan na po silang nakitawag. Tapos sabi po nung kulit, may patulputul po pa daw kami. Bawal na po daw silang nakitawag, tsaka pinagawalay po sila ng selda. Mga nakakawala na po ng tiwala. Instead po na sila po yung mag-protect ha. Ayan po, na kami po yung namang problema ngayon dahil po, kanino na kami magsusumbong, di ba? Ayan lang po, kanino na kami magsusumbong kung may mga pulis po yung kagagawa ng nangyari sa amin. Hindi naman para sila ang makapagkagiwalaan. Hmm. Takot na takot din po kami kasi baka may nangyari sa kanila sa loob or sa amin. Sa amin. Pati po yung private video namin, sir ni Erwin, pinag-testahan po ng mga police, tapos binabastos po ako, ay ate, mag-call center ka nga sa harap ko, tanggalin mo nga yung mask mo, kahit po yung sa likod ko, ginagalong-ganon po yung likod ko. I-refer natin sa Internal Affairs Service para makapag-file ng statement, papila sila ng makapag-file ng complaint at maging base yan sa pag-imbisiga. Kasi ang habol natin dyan, yung adverse case na dapat mapurso yung kaso para po tayo din matanggal natin yung polis o mademote o kung ano man. Hindi, papupuntahin ko ito, pasasamahan ko sila sa IAS. Pwede. Pwede naman na pwede sa mismo sa krami na IAS. Anyway, yun. Pagkating ko nga pinakamaganda, mag-aano na ako ng special na isang kausap natin doon para lahat ng kaso nyo. Meron tayong kausap na napagdadalhan. Yeah, General Gilor, anong sino ang pupunta? Sino ang... Sabihin ko si General Galvan, yung pinaka-deputy nila doon. Tapos maghaharap kami sa action officer nila na parang kunduwit ba ng programa nyo yung ating IAS, di ba? Parang sige. Gano'n. Kuya Mon, nandito tayo ngayon sa Internal Affairs Service sa Camp Krami, Quezon City upang samahan sa pagsasampa ng napasong administratibo si Nor Hanifa at si Joanne patungkol sa naganap na by-bus operation na isinagawa ng Caloocan Police sa Antipolo City noong May 6, 2021. Dala ng Pamilya Wine sa mga ebidensya magpapatunay na ginamit ang sasakyan nila sa panahon na dapat ito ay nasa kustodiya ng kapulisan. Sa takot sa mga uniform personnel, ito ang unang beses na lalapit at bibisita ang Pamilya Wines sa kapulisan natin upang ireklamo ang naganap na by-bus operation noong May 6, 2021. Pag-usap kami, i-assess ko kasi yan. I-assess ko na. Malaman ko na kung pulis talaga yung ireklamo. Tapos kukunan ko ng state. Paano po ma'am, iwanan ko na. Ang sabi kasi sa amin, iyan na lang ng action man. Pumagiya sa isang administrative body na nagka-conduct po ng investigation administratively. Ang mga pulis po, kung sakasakaling ireklamo ninyo, hindi po namin pwede maipakulong pero pwede namin i-refer for criminal charges. Kung sakaling mapatunayan po, pwede po yung masuspende, pwede po yung ano po, forfeiture of salary, dismissal of demotion as the case may be. Magbe-base po kami una sa istorya ninyo. Punta po kami ron, titignan din po namin yung allegation na sinasabing sinasaktan sila sa loob ng bulungan. Makipag-cooperate o hindi ang mga pulis Caloocan, wala akong problema. We will rely on your statement and evidence presented. Yes. Ngayon po, kung gusto ninyo mag-file ng criminal, wala naman pong problema ron. Nandiyan po ang ating court. Kuya Mon, ihabol ko lang ang isang interesting na sinabi ng complainant. Kung pati yung mga pulis dito sa Antipolo, sabi po nila kay Tulfo po kami lumapit. So pati pala pulis Antipolo, advice sa amin kayo. Opo, yes po. Ma'am, patulfo nyo na po yan, ma'am. Maasa kami na makakamit ng pamilya ang hustisya at mapapanagot ang dapat mapanagot sa pangyayaring ito. Mula sa PNP Headquarters, Camp Krami, Quezon City, ako po si Angel Deza para sa Isumbong Mokay Paper.